Isa na naman po ang pataya. Ito, mga kaibigan, latest ito. Yung administrator po na, o city administrator ng Balanga City sa Bataan, patay. Ngayong araw, di ba? Ngayong Biyernes, namatay ng hapon sa isang ospital sa Pampanga. Si Rudy De Mesa ang pangalan. Siya po ay naitala bilang person under investigation for the coronavirus disease or COVID-19 ayon po kay Hermosa Mayor Jopet Inton. Ha? Ano na pala ito eh? PUI. Ang problema ngayon, di ba, PUI ka, halimbawa, kinunang ka ng test. Ha? Meron pala mga namamatay, ano? Marami na. Namamatay. Hindi pa alam yung resulta ng test. Bakit ganon? Merong mabilis at merong matagal. Yun ang sinasabi natin. At ito, yung kaso nitong si Kwan, Eric Yap, di ba? Mga kaibigan, itong Eric Yap, si Party List, CIIS, mga kaibigan, ha? Sinasabi yung ngayon ng RITM o ng Research Institute for Tropical Medicine, nililinaw nila na ito raw si Eric Yap na unang napaulat na positibo sa COVID, wala naman daw pala sakit. Ibig sabihin ay negative. Ayon sa RITM, yun daw pagkakamali sa report na si Yap ay nagpositibo sa testing, dahil daw yun sa clerical oversight. Mga kaibigan, dahil daw dun sa naging biktima siya ng encoding error. Sus Mar Joseph. Sayang naman, di ba? Yung test kit pagka hindi accurate. Meron sinasabi nga ngayon yun daw China nagpadala ng mga test kit sa Italy, puro dispalingado raw. Sa balita yan, ha? Mga kaibigan. Ito, tuloy lang natin itong kay Eric Yap. We wish to publicly apologize, nag-a-apologize, humingi ng paumanhin itong RITM dahil sa kanilang naipadalang report ng kanyang COVID-19 result. Etcetera. His results are by no means a false positive. Fake news pala yun. Pati pala RITM gumagawa na may fake news na rin. Mga kaibigan, yan ang hirap eh. Natawa naman ako dun sa kilala sa mga fake news. Tapos ngayon sila yung nananawagan, mag-ingat daw sa fake news. Sana sinabi na lang nila, mag-ingat kayo sa amin. Sus Mar Joseph na yan, Pero sabi ng RITM, we maintain that our testing process is compliant with the World Health Organization protocol and that our results remain accurate despite this incident. Ibig sabihin, yung
testing per se, isa lang sabihin na yun talagang accurate. Ha? O hindi nagkakamali. Eh, ang tinuturo nilang mali, parang clerical error dun sa pag-encode, ha? Pagsulat nung ginawang eh, di ba? Parang ano na yan, dikahon na yung pagsulat ng resulta niyan. Isa lang naman yan eh. Sasabihin mo lang dyan kung negative o positive eh. Napagtataka to ha. Positive tapos negative. Buti pa yung negative ka, una, sabi ko nga, di ba, kung yung kay Presidente Duterte, di ba, tinesting sila eh, ano siya, negative. Eh noon yun, na hindi pa kumakalat ito at hindi pa nangyayari yung kay, hindi pa nagpa-positive si Yap. Eh nakahalubilo niya, dapat magpa-testing ulit, di ba, si Presidente para matiyak niya na hindi siya nahawahan. O pagpalagay na. Itong halimbawa, itong si General Santos, yung AFP Chief of Staff. Kanino niya kaya nakuha yan? Oh. Kanino niya posibleng nakuha yan? Di ba? Ngayon, nagpunta pa siya ng Malacanang eh. O kahit sabihin mong nag-negative na ito si Eric Yap, aba, abay kailangan eh magpa-testing ulit si Presidente Duterte. Ha? Kasi nagpunta rin sila Santos eh sa Heroes Hall, di ba? Oh. Nito lang 'yan eh. Sabado o Linggo, ha? Yung kanina, yung binasa natin kanina. Mga kaibigan, nagpunta rin eh. Kaya nga si Delphine, si Secretary Delphine Lorenzana ay nagpa-quarantine na ngayon. Ha? Eh dahil nagkasama sila doon sa dalawang okasyon, tatlo, bale. Villamor Air Base, sa Camp Aguinaldo, at saka sa Malacanang, sa Heroes Hall. O, nandun ang presidente. Mga kaibigan eh. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, isa lang ang yan, ekwan eh, hindi masyadong kalat ang pag-spread ng kwan, ng virus. Ang masama na magkaroon ng virus o mahawahan ng sinatawag na ano ba ito? COVID-19, mga kaibigan. Yung isang senador, isang mambabatas. Oh. Kasi yung mambabatas na yun, delikado yun eh. Lintik ang laway no, kaya pagdasal natin, tinan mo. Yun ah. O, halimbawa, hindi mo gusto yung mambabatas na yun. O, pero wag mong wag mong ikatuwa na siya ay mahawahan. O kaya wag mong isipin na dapat siya mahawahan. Kung ako sa inyo, isasama ko sa dasal yan eh. Huwag sanang mahawahan itong mambabatas na ito. Bakit? E sipin ninyo pag nagsalita yan. Ang laway niyan, lintik kong mag-excursion, mga kaibigan. Bali ba kung magsalita yan, walang tigil? Ha? Ang pinakatigil niyan, hinto eh. Oh, mga kaibigan, sa pag nagsalita yan. Kahit na nung araw pa, pag sa kampanya, nagtalumpati yan, ba? Eh, yung mga nasa harapan ng entablado, yung nasa baba, nagsusot ng kapote, tsaka nagano ng payong, di maumuulan. Oh, yun ang mahirap, ha? Pagka ganyan mga ganyan ang nahawahan ng coronavirus, mga kaibigan, delikado, mabilis, sigurado, ha? Mabilis pa sa alas 4,
lintik ang kalat na gagawin yan. Ha? Sa dami po, mga kaibigan, ng maikakalat niya na laway. Ha? Oh. Eh, sinasabi lang natin, kaya hindi, sabi ko sa inyo, kahit walang yan tao, kahit ayaw natin sa tao, huwag nating ipagdasal na ano, o matuwa tayo na sila eh, kwan, nahawahan. Hindi dapat. Wala dapat mahawahan. Wala dapat magkasakit.